Earth signs, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais naman po mag-avail ating private readings ng ating Evil Eye Amulet, ng ating Tiars Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box, Tarot Intentions by Aliana Reyes, okay? Tignan po natin kung ano yung mensahe para sa iyo ngayong araw na ito. Okay. So nalulungkot yung iba sa inyo. Ayan po. Pero attached kasi kayo. Nalulungkot pa rin kayo sa mga nangyari sa inyo in the past. Okay? So pwedeng may mga pinalagpas kayo dito ng mga opportunities na ngayon parang pinagsisisihan po ninyo. Pero ayan, ginaguide pa rin naman kayo ng inyong mga ancestors, okay? Pwedeng ginaguide pa rin naman kayo ng parents po ninyo. So, meron dito pwedeng buhay pa yung both parents ninyo, earth signs, and pwedeng iba po sa inyo malapit kayo sa kanila. Kung hindi man ito sa parents mo, pwedeng ito ay grandparents mo. Pwedeng mas malapit ka naman sa kanila. Ayan. So, may mga pagsisisi ka dito. Meron din yung iba naman po sa inyo, ang pinagsisisihan nyo siguro is hindi kayo nag-spend ng time with your family. Ayan. Siguro yan yung kinakalungkot ninyo. Yung mga nasayang na oras, yung mga oras na hindi mo sila nakasama. Tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Okay, ano pa po yung mensahe natin, Spirit Guide? So, we have Knight of Wands. Medyo mabilis kumilos yung iba sa inyo dito ngayon. Parang may hinahabol kayo. May tina-target kayo. Meron tayong Ace of Coins. Ayan, meron ba ditong tumataya sa kung saan man? Ayan po. Oo, pwede kasi na manalo kayo. Oh. Yan yung pinapakita. We have the High Priestess. Gamitin nyo lang daw yung isip ninyo. Talagang, alam mo, marami sa inyo dito, Earth Signs, yayaman talaga kayo. Oo. Isip lang daw lagi yung pagganahin po ninyo. Or mas isip yung pagganahin ninyo. Kasi guided kayo dito. Oh. Follow mo lagi yung intuition mo. Kung may tinatayaan ka, you follow your intuition. Okay. Pwede rin naman na meron kayo ditong dealings ngayong araw kasi meron kayong kinakausap po. Oh. Ayan. So, pwedeng dito pala kayo nagmamadali. I mean, talagang pinuperson nyo yung tao na to para makuha nyo talaga yung, sabi natin, yung ano ba yung tawag doon, yung deal na ito, okay, yung business deal na ito, ikaw talaga yung makakakuha. Ayan, kasi pinurso mo talaga to. So, Ace of Coins, merong malaking commission dito na ibibigay sa'yo. Or pwede rin naman kasi ito ay salary. Basta nasa ano yan eh, nasa tamang pagsasalita nyo po yan. Hindi ko alam kung kayo ay nagtatrabaho or may boss kayo, tapos ino-offeran pa kayo ng another contract, kayang-kaya nyong pataasin yung sweldo po ninyo, yung salary ninyo, nasa tamang mga words lang na gagamitin po ninyo. Kaya, ayun nga, sabi ko nga, is mas isip yung pagganahin po ninyo. Tignan natin, ano pa yung mensahe. Yung parang kailangan kasi may utakan ka rito. Okay, yun yung pinapakita kasi, earth signs na energy mo. Tignan natin, pagdating sa family, we have Knight of Coins. Meron tayo ditong 9 of Coins, okay? So, okay, pagdating naman dito sa family mo, is meron pa kasi dito naghahanap pa ng mas magandang opportunity. Yan. We have the Moon. Kaya lang kasi, meron dito na overwhelm siya or ma-overwhelm siya sa trabaho. So, meron mga commitments dito na hindi niya talaga mamimit. Kaya, kung ikaw naman to, Earth Signs, kung hindi mo na talaga kaya, hindi na kaya ng oras mo, wag mo na talagang ipilit. So, bakit ba ganito yung taong to? Ganito yung pinapakita na energy? Kasi nga, di ba, merong mga, may tao dito sa, dito, na pinapakita na meron silang mga pinalagpas na opportunities. So, ngayon, isa sa family members mo, or pwedeng ikaw nga, kasi coins yung energy natin dito, could be a Scorpio din, na family member mo, kung mayroon man, meron siyang mga pinalagpas na opportunity na ngayon, ayaw niya nang palagpasin. So, parang lahat ng opportunities na lumalapit sa kanya, tinatanggap niya. Okay? Na feeling niya, nakakatulong yun sa kanya. Pero ang totoo, pwede po na, sa umpisa lang nakakatulong, pero bandang huli,
ayan, nagkakaroon siya ng confusion. Mas naguguluhan pa siya. So, hindi niya kayang i-manage yung time niya. Hindi niya kayang i-manage yung kanyang energy. Yan, sa family members mo may problemado. Meron tayo ditong 7 of Cups pagdating to sa mga friends mo. Ayan, so pwedeng may niyayaya ka ba na isang kaibigan na lumabas or ikaw yung niyayaya ng kaibigan mo na lumabas. Ayan. So nag-iisip pa kasi, pwedeng hindi pa sigurado. 3 of Swords, okay, nagdadalawang isip talaga to. Yung kaibigan mo, ayan. So kung niyaya mo siya, parang yung mga sagot niya, parang palagi siyang playing safe. So tingnan mo kung itutuloy mo pa ba or hindi. Kasi baka hindi lang talaga siya makatanggi kasi nahihiya siya sa'yo dahil may mga naitulong ka sa kanya, earth signs. Kaya hindi makatanggi sa'yo itong kaibigan mo na to. Pero totoo, kung ano man, kung saan mo man siya niyayaya, maaaring hindi po siya papwede. Kung ikaw naman to, matuto ka na lang tumanggi dun sa kaibigan mo. Kasi pwedeng ikaw to yung maraming tinatanggap. Ikaw yung hindi mo na alam kung saan mo ba dadalhin yung energies mo. Or paano mo pa mapapagkasya yung energy mo, yung time mo. Tignan natin, pagdating naman po sa love life, we have judgment. So marami dito, pwedeng nasa LDR relationship po kayo. Kaya meron kayo ditong ano, kaya attached kayo dun sa past. Kasi ang dami yung mga napalagpas na mga opportunities, na mga life milestone ng life po ninyo, you know, na mga memories. Medyo wala kayong nagawang memories together with your person. We have Ace of Wands. So may pag-travel na pinapakita dito. Meron ba dito? Susunod po kayo sa inyong asawa kung nasaan man siya ngayong bansa. Meron din dito pa pwedeng mag-vacation. Yan. We have Nine of Swords. So ito yung iniisip-isip po ninyo. Hindi na makatulog yung iba sa inyo. Kasi meron dito, nasa malayo ngayong person mo. Tapos, hindi mo pa siya masyadong makausap kasi busy. Tapos you feel na merong iba. Yan. Siguro na-feel nyo talaga. Your instinct. Yan talaga yung you know, nangingibabaw ngayon. Kaya ayan, di kayo makatulog. Ayan po. Okay, so kung papayag yung person mo na pumunta ka doon sa lugar niya, sa trabaho niya, sa bansa kung nasaan siya, well, pwede naman sigurong mag-tourist. Ganon. Oo. Kaya o kung papayagan ka niya talaga is ayan. Oo. Dapat mawala na yung mga duda mo kasi hindi naman yan papayag kung meron niyang tinatago sa iyo. Tingnan natin pagdating naman sa kaperahan, we have Page of Swords. So looking pa talaga kayo dito ng other source of income. So pwedeng kayo talaga yung pinapakita dito regarding sa family ninyo. So pwede kasi na meron dito mga ano yun, mga breadwinner. So, we have the world. Okay. So, mayroong paglayo na pinapakita rito. Yung paglayo naman na to, pwedeng paglayo doon sa nakasanayan mo na pagkita ng pera. Meron dito paglayo, hindi lang regarding sa bansa or sa lugar kung nasaan ka ngayon, pwedeng paglayo dun sa mga bad habits regarding sa pera mo. Yan. So, di ba, nakita ko yata dito kanina if mayroon bang nagsusugal, ganon. So, kung dati nagsusugal kayo, ngayon hindi na, umiiwas na kayo dyan. So, mas pinapaganda nyo pa or mas tinitingnan ninyo kung saan nyo pa mas mapapaganda yung pera ninyo at saan kayo mas kikita. Ayan po. Tignan natin. So, pwede rin dito merong parang lumayo kayo doon, kunwari yung course ninyo, lumayo kayo doon kasi alam nyo na pag doon kayo magstay, hindi talaga kayo mag-grow. Check naman natin pagdating naman po sa trabaho. Ayan, so we have Temperance. Okay, Temperance, oo. We have Four of Wands. Okay, so sabi ko nga sa inyo, through your words, meron kayong makukuha dito, earth signs, Queen of Wands. Yan, matuto lang talaga kayong makibagay, makipaglaro. Sabi ko nga, mas isip yung gamitin mo dito. Pwedeng-pwede po kayong ma-promote. Kung meron kayo ditong hinihintay na mga dealings, pwedeng-pwede nyo po yung madaliin.
Sabi ko nga, kailangan alam mo yung tamang mga words na gagamitin mo. Depende kasi yan, kayo yung mas nakakaalam. Hindi ako pwedeng magsabi sa inyo na ganito yung sabihin nyo. Paano kung hindi naman pala yun yung tema nung dealings po ninyo, diba? Nung transaction ninyo. So, mali na agad yun. Dapat kayo mismo yung mag-isip. Ano ba yung sasabihin nyo para ma-hook sa inyo yung tao na kausap po ninyo? Yan. Paano nyo ba makukuha yan, yung taong yan? Pagdating dito sa inyong trabaho, yung hindi na siya maghahanap pa ng iba, yung ma-entertain nyo talaga siya. So, tignan natin pagdating naman po sa inyong negosyo. We have 5 of cups. Okay, so pwedeng may mga, okay, ang nakikita ko dito, masyado kayo nagtiwala. Pwedeng sa staff ninyo, pwedeng sa supplier ninyo. Ayan, niloko lang po kayo. May panluloko talaga dito. Naku-confuse kayo ngayon kasi pwedeng hinahanap ninyo saan napunta yung kita ninyo. Or hindi na nga lang yung kita, siguro ang hinahanap ninyo, saan napunta yung puhunan mo. So, meron dito pwedeng nalugi po yung business ninyo. Yan, we have King of Wands. Pero hindi pa rin naman po kayo susuko dito. So, pinapakita naman dito na ilalaban nyo pa rin yung business na ito. Siguro yun lang, aalis lang kayo dun sa mga, or aalisin nyo lang yung mga tao na, yun nga, sa umpisa ay pinagkatiwalaan ninyo, or isang beses ninyong pinagkatiwalaan, hindi nyo na ulit pagkakatiwalaan. So, mas mabuti din daw, kasi dito, sinasabi ni Universe na mas maging hands-on ka sa business mo. Earth signs. Tingnan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Ano ba yung mga blessings pa na pwede mo pang ma-receive? Mga blessings na pwede mo pang ma-receive. Okay, we have, ayan, Morrigan's blessing of peace after battle. So, meron dito pwedeng may custody battle na nilaban. Ayan po. So, basta kung ano man itong nilaban ninyo, pwedeng ito ay case, diba, kaso, legal. Ayan po. Matatahimik na po kayo kasi pwedeng kayo yung manalo dito. A blessing on your day. Okay. So, ayan po. Napakaganda nung araw na to para sa inyo. Some of you, pwedeng relax kayo ngayong araw. Or makakapag-relax po kayo. Kasi nga, pwedeng masusolusyon na yung mga problema po ninyo. Ayan, a blessing to heal a relationship. So, meron naman dito, magko-compromise na lang talaga. Mag-aayos na lang kayo. Hindi na kailangan na makakaso-kaso. 28, 5, and 46. Yan po yung inyong lucky numbers. At we have red, violet, green. Parang ano siya eh, yung green na parang lumot. Ganun yung nakikita ko na kulay. Tapos blue. So, yan lang po. Maraming salamat. So, baka meron dito mahilig sa seaweeds. Ingat po kayo always and more blessings to come.